Pengen cuma kapannya tuh. I hope udah di screen sore di visible di whiteboard. I will take one please. Code is 980. As I look at the grades, well, before that, I'll stop presenting muna. So this is problem solving. So we need to talk about problem solving. I don't need the just the answer, but I need the solution. That's a problem solving. All will be presented. Okay. So solve the following problem, etc. I hope the most important part in any form of test is read this instruction. So after you solve the item, scan picture your solution and upload in the appropriate box. We'll just have a simple demo about this one. If I'm going to take a quiz, there are, as I made mention, it would be best if you use computer. I do not know if you can see this in your gadget, na cell phone. So, we only have item 1 and item 2. The time is nakaset at 1 hour, 3,600 seconds. Nakaset sa 1 hour. So, if you started it at exacto 9 o'clock, it will end at 10 o'clock. Nah, there is a portion here. I told you to place an answer, but I did not read any more that answer. Add attachment. So, once you add attachment, i-file niyo yung picture in any means. I hope you know how to go about that one. And then, continue. O, ganun siya. Kung hindi mo na i-file, eh, ibalikan mo. I repeat, it would be the CDU's computer. So, continue. Two items only, ha? There are two items only. So, I'm going to... Nasa item 2 na ako. So, previous. This is item 1. Continue. Item 2 na ako. So, how did I know that I am already in item 2? Nandyan, oh. Naka... Tignan ko nga kung nagpapakita. Ayun, item 2, naka-item 2 na. Now, if you put the continue, eh wala na, hindi ka na makabalik. Ay, meron pa pala. Kasi I activated already some of the people. Okay, so, nagpakita. I deactivate the preview. So, hindi ka na makabalik. But if I'm going to activate, I will see later. Hindi mo na mabalikan yung quiz. Click mo na yung finish. Kung hindi mo na-click yung finish, automatic na mag-submit ka. Okay? Okay, next. Now, I will stop sharing, and then as I made mention a while ago, I will be looking into a certain solution presented. I will use the Jamboard. I hope it's already visible.
Now I'm going to go to the LMS. As of this moment, may I see, meron pa akong ipapakita. Pa-proceed din muna. I will just look into how many students na. Okay, this week I'm going to submit names na. So I hope it's already clear in your view. The LMS again. So that's it. Okay, so I will click now students and verify. Ayan. 9 minutes, 1 day. Now, where is Andrada? Okay. Absent na ito kasi 15 minutes ang nakalipas. So, where is Bakun? Where is dalawa na ito, hindi pa nag-login. Sabi ko sa group chat, mag-login on time. Saan si Danao? Eh, 1 day ago ito. Another Danao. Dalawa pala ang Danao. Okay. Sa 7 minutes. Yung 3 hours ago, mag-relog in. Kasi you should log in on time. Nasaan si... Ano yung clinic ko? Si Narag. Sa may sarili akong... attendance sheet. Hindi kasi mag function yung attendance sheet dito. Ayan. Ngayon, if I see sabi one absent, mag-submit na ako kasi 2.5. 2 absences, I will now submit the class 5 by A or SI. Okay, so eto sana wala akong nalampasan. Ang wala pa, hindi pa nag-log in. Ha? Ayan. Gorilla, Sibal. Yan. Ah, meron pa pala dito. Si Yun. Okay. This is my requirement. And it's a part of participation. I hope na nakita nyo. So, I will now stop presenting. Another thing. Okay. Dito sa notification, kaya walang magpapalusot, ha? Okay. Once you submitted, sir, late ako, naklusan ako, kaya sinabit ko sa comment section. Okay. So, accepted. Accepted yun. Ngayon. This one, comment posted assessment to concurrent for system. Okay. So, posted 12:23 a.m. the following day na. So, late siya ng 23 minutes. Sir, brown out. Sir, walang net. Yun ang karamihan na takwiran ng mga estudyante. The deadline is September 4. Okay, September 4. Deadline of September. Bakit hintayin mo kasi or hintayin nila ang September 4 na deadline? Ayan ang malaking katanungan ko ngayon. Okay, so what I'm trying to point out is huwag nyong hintayin ang deadline. If you can do it during your vacant time, do it na. And then, maghihintay ka ng mga araw siguro, ilang oras, and then review na naman. Review mo kung okay na sa'yo, and then i-upload mo na kaagad. Huwag mong hintayin ng 11:59 ng September 4. Kasi maklo-close ang ka. Okay, so... Ayan lang. Kaya, also, huwag ulit-ulitin ang pag-submit kasi matatabunan ito.
ha, matatabunan yung ano yun, notification, matatabunan yan. Okay. And then of course, ang i-consider ko na submission mo, if you upload it in the comment section, is yung latest. Mas malaki ang oras ang pag-late. Okay? So, is there any question you want to ask? Sir, nag-upload naman ako. Okay. So, nag-upload ka, siguro, pero wala naman. So, I do not know. The reason behind, one is poor internet connection, pero as I made mention, if you had all the potential, you can remedy situation. Okay. So I will now cut one of the solution presented. So again, you are required to log in the I will take one quiz. Ayong medyo may makuha na. Anyway, quiz 1 pa lang naman ito. Binabasa ko lang yung mga nasa otak nyo. I will take this one. I guess this is the highest. And then I will give feedback about the input. So, ito yata yung highest. So, first is baliktad yung papel, in my view. So, in my view, ito yung mga problema namin. Ay, hindi ko pala dapat kunin yung pangalan. Ayan. So, ito yung mga problema namin. So, ang solution is of course save another time to work. And then rotate. Kasi hindi naman pwedeng ma-rotate. Control. So, okay, so, ayan. Can you read this one? So, ang ginagawa ko dito is i-save ko para ma-rotate ko. Kasi wala akong magitang pag-rotate sa file. Okay? So, this is it. Now, I'm going to rotate. Paano na i-rotate ito? Ay, baliktad. Ang isa pang naipapasa, ganyan. Hindi. Ang isa pang naipapasa, ganito. Mas worse. Okay, be careful naman kung paano yung pipiktura. Okay. Ganyan. Ganyan siya. Ganyan. Mas worse. Okay, so anyway. So, sinasabi ko lang ng mga nararanasan namin sa pag- yeah. Now, there is a parallelogram made. Kaya lang medyo hindi kompleto. Okay, so there is a parallelogram made, only it's not complete. So looking into the parallelogram, okay, first is you are asked about the X, I, U, and Z coordinate system. Ito ang yun. Ngayon, ang tanong ko is,
Ano ang Yu? Di ba ang Yu ay pangalan ng axis? Pero yun ang ginamit. Check natin ito, ha. U, ayun pala ang U. And then V. Di ba ang V ay pangalan ng axis? Ayan. So, yun ang sinolve. Pangalan ng axis. Yan ang nasolve. Okay? So, what I'm trying to point out now is it should be you must use an appropriate notation o yung pagbigay ng pangalan. So, it should be since our force ganyan, okay? So, ganyan yung force natin. So, kung Y ito, kung X ito, and then gagawa ng parallelogram, this is the way how to present now the correct or sketching of the X and Y component. So, ito is X-axis natin. Ayan ha. And then, ito Y-axis. Hanggang doon. Okay. Now, from this point, yun na yung F-Y. Ang ano ko is, bakit dito, V at saka Y? And then, sa working triangle, U, V. Sa solution, ayun na yung tamang notation. Now, etong solution na ito come from this. I hope you got that one, ha. So, instead, this should be FB. FX ito. And then this one should be FU. So, okay na yung triangle. So, from the triangle, this one is to this. Okay na siya. This one is to this. As. So, pwede mong i-continue hanggang dito para as one na lang yung pagkuha ng FB at saka FX. So, without the triangle, I repeat, without the parallelogram, hindi pwedeng makakreate ng triangle. Okay? Hindi pwedeng makakreate. Except if there are two forces, create or determine the resultant. Dito, wala. Single force ang naibigay. So, mag-construct ka ng parallelogram, pero wala akong nagiging parallelogram dito. So, ito kasi, at saka ito, hindi naman magmukhang parallel. Pero, kinonsider ko na yun. Okay? So, that's it. Okay. So, may I change the view? Okay. So, ayan na yan. So, ang susunod ay yung So, I'll just copy this. Ay, wala naman. Okay. Ah, ito walang letter B. Kasi yung letter B. Oh, walang letter B. Ay, naiwan. Okay, so, ang susunod ngayon is just to have the letter B. So, I guess this one is correct and then this one is correct also. So, this one is, I guess it is correct. It is correct. With proper notation, pero in the working triangle, in proper notation. So, however, I just consider this one. So, next. So, ang susunod ay dalawang file pala ito. Okay. So, another thing is, sabi ko, collect it as one file. Collect it as one file. Anyway,
I just considered it. So, the next now is, ewan ko pa kung bakit ganito kasi. So, ito na yung solution. Siyang pinakahayos dito. Itong estudyante na ito. Maybe we can proceed to the next. Okay, so, ayan. Ayan. Ang problema ko dito is, nasaan ngayon yung parallelogram? Eh, wala naman yung parallelogram. So, to complete the parallelogram using the X and then the U axis, so, nasaan ang U? Ito. So, this is now the line coming from the line to the U axis. And then a line parallel. Okay siya. Ngayon, nasaan ang parallelogram? So, I need this. So, it should be parallelogram. So, medyo lumampas. Dito dapat yung arrowhead. Okay? Ayan. So, I need also the x-axis. So, draw line through the x-axis. Ito yung x-axis. Ayaw nga pala, ano, baliktad pala ito. So, I need to rotate again. Sorry. So, I need to rotate again. Ayaw na niya. Okay, so, i-rotate ko. Ayan. Dito tayo. Okay, so, so I repeat. Dito dapat yung arrowhead. Lumampas itong line. So, dito dapat yung arrowhead. Ito yung force. 30 degrees. Okay siya. And then, 65 degrees. Okay siya. And then, how did you get this? 360 minus blah, blah, blah. 65 plus 30, 95. Masaan yung 95? 65 plus 35 is 95. Eh, questionable na naman ito. Nasaan yung 95? Anyway, okay. So, to complete the parallelogram, mag-draw ka na naman dito. Dulo to dulo. Oh, so, ito na yung parallelogram. Okay. So, kailangan itong parallelogram. Ayan. Ayan yung parallelogram. Okay. So, from the parallelogram, ito yung kinuha niya. And then, meron yung mga angle-angle na yun. Ewan ko kung paano nakuha. And then, from sine law, okay siya? From sine law, FU, ito yung FU. Wala dito sa triangle. Ito dapat yung FU. Okay. So, from sine law, FU is sine 30 as 200 to sine 65. I guess this is correct also. Basta tama yung pinanggalingan. Okay. So, the next is, I hope you... That is understood na. We'll now have the next. Oh, is there any question so far? While I am copying the... Ay, wala. Ah, meron. Okay, so... Ay, pero balik. Okay, so I'll just capture this. The most important part na lang para it appears to be bigger in the screen. So, lahat naman yata important ito. Yeah.
isang model. Okay, so ito yung solution. Na ganun na naman ang position. Okay? I hope you can see. Now, from the system, ito yung F1, F3, F2. So, drawing na niya yung mga corresponding components. Okay, siya. Now, if F2 is equal to 0, if F2 is equal to 0, huwag mo nang i-drawing yan kasi 0 nga. Anyway, na-drawing naman yan. So, yung F1X is yung F1X ay tanda na lang ako sa akabot ko. I-paste ko na lang ito. Okay, yan siya. Yung F1X, ito. So, F1 cosine 30 degrees. Now, ang problema dito is doon sa module, you should assign now sign convention. So let's say paganyan negative at saka yung pababa negative. Okay, so this should be, kasi ito yung F1 ito, this should be negative para pagdating sa summation di na tayo mag sa problema sa sign. Okay, yung F2 wag mo nang i-compute yan. Yung F3 so, positive siya kasi going to the right. So, ganito yung F3. Okay siya. So, 20 cosine 15. Okay siya. Tama. Tama ang solution, ha? Donut niyo yung sagot. Okay. F4X is 3 over 5. Okay siya. Now, this should be negative. So that in summing up, the forces horizontal, so that if you sum up the forces horizontal, may we look into this one. Okay. So, summing up forces horizontal, negative, and then ito, negative 15. Okay, okay naman siya. So, okay. So, and then, yung F1Y, F50 sine 55 is equal to, okay naman ito. 50 sine 55, okay siya. So, ito, wag mo nang i-compute. F3Y, F3 is pababa. So, 20 sine 15, okay siya, and then 4/5, okay naman siya. So, I guess this one is correct. Dalawa, dalawa ang negative dito. So, 40.96, so I guess it's correct. So, I guess this is already correct. Okay, now, ito ang questionable. This questionable. Why questionable? Because the proper is ganito. The proper is ganito. If this one minus this
minus 15. Wala kang equal sign ito. So this should be equal. Negative 15 siguro. Okay, 15.78. Okay. So sensitive ako dito, ha. This should be equal. 15.78. So, it should be, paganyan, kung... If x is negative, so, paganito dapat, negative. Yan yung fx. Okay. And then, fy is... fy? So, 40 minus this, positive. Positive yata yung fy. Okay? So, this should be positive. Hmm? Okay. So, if fy is positive, it should be paganito. So, paganyan dapat. Paganito. Huh? So, ito yung fx na negative. So, let's say fy is positive. Paganyan. Okay? Pataas. Hmm? Pataas dapat ito. Ganyan. A simple illustration. So, fy. So, ito na yung rx. So, rx, ry pala ito. Ry. And then, rx. And then, ito yung theta. So, if theta is 32.93 with respect to the horizontal, this is the correct direction. Ayan ang tamang direction. It because it can also be na ganito with respect to the horizontal r x. That's why I place there the direction is not clear. This is not clear as my comment. Okay. Ah, ganun siya. Nagtatanong na yun. Is there any question? May I just look into the correct solution of this? Rumah may SCPS. SCPS. Sayang teknologi. Ewan ko ba kung bakit during my class. Ayan ang time na bakit ito? Tingnan ko lang yung correct solution, ha? 9-8. The problem is so 20 and then 15 degrees. 20 and 15 degrees. Nandang kaya ni game mo. Twenty-four point thirty-six. So, ang RX is negative 24.
-24.36. Ah, tama pala yun. And then ang ROI is 15.78 positive. 15.78. Okay. So ang theta arcangent na yan. So ito ay repeat, it is not clear. Bakit hindi clear? Kasi it pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganyan. So i-specify nyo. So even if kahit wala ng specification, basta i-drawing mo lang yung ganyan. Ito yung RX, and then ito yung arco. Oh, nandiyan, very clear na na hindi pwedeng downward to the left. It's very clear. So ayan yung RY. Ganun lang yun. Okay. Now, there is that next part wherein if the resultant is 70 degrees ay 70 kilonewton acting ganyan upward to the left, something like that. If the resultant is 70 kilonewton directed upward to the left at an angle of 75 degrees from the horizontal, so ginaya ko lang yung una, just to see if you really know how to manipulate this problem. Okay. So, to cut short, how to go or attack the solution for that, I'll just so, doon sa letter B. So, letter B. 70 degrees upward to the left. Ha? Ay, 70 degrees. So, bali ang resultant pa ganon. Upward to the left. 70. And then, 75 na ito. So, the approach there is Rx is equal to summation forces x. So this one now is negative 70 cosine 75 will now be equal to in F1 28.68, and then ito yung F3x, pero F3 is the one unknown, ito na lang minus 15. Okay, and then yung F3, pag ganito yung F3 eh, pag ganyan yung F3, and then ito yung theta. So plus F3 cosine theta is now, okay, so that's it. So you will get here F3 cosine theta to be equal to whatever the value. Okay. So, in here, 15 plus this, negative. I guess it is negative. The next is 61 point something. You may check that one. The next is RY is equal to summation forces in the y direction. So 70 sine 75. 70 sine 75 will now be equal to, so layaan lang ito, 40.96. Kasi pataas ito, and then yung may triangle sa baba, F4 is pababa. So minus, ito naman yung components niya. Minus 15. Ito pala. Minus 20. Minus 20. And then yung F3 pababa din. Minus F3 sine. So, simplifying this, we have F3 sine theta is equal to, so whatever be the value. And the value is, and the
value is Amalia pa yung kanito. This should be positive 25 point something. Okay. Ito naman is positive. Okay. So, ito naman is negative 46. Negative 46 point something. Equation 1. Equation 2. So, solve 1 and 2. Okay? So, cosine theta ito, sine theta. Solve 1 and 2. So, if we divide 2 divided by 3, then F sine. Ayan. F sine theta over F cosine theta will now be equal to negative 46 point something divided by 25 point something. I will not give any more the problem, the exact figure. So from this, ito kasi is tangent theta na yan. So tangent theta will now be equal to whatsoever. Sandali lang, may chat eh. So, whatever be the value na negative 46 over 25 point something. So, meron ka ng theta. And that theta is equal to negative 61. So, I hope you got this. Negative 61 point whatsoever. Anong ibig sabihin yung negative 0.61? So, bale, pag ganito yung system, ito yung F3, nag-negative ito, negative 0.61. So, ibig sabihin, pag ganyan na yung final position of F3 para magiging positive. Okay? So, that's it. Huh? Sagutin ko lang ito. Okay, is there any question you want to ask? May tanong. Hindi yung pompo-comforme na process. So again, kailangan ang mag... So, kailangan na ang formula FR o di kaya RX, any will do, will be equal to summation of all forces in the X direction. So, tapos, nandito naman yung sign convention. Pwede rin dito. I will be using in that direction, positive. The other way around, negative. Okay. Similarly, summing up forces or FRX. Similarly, I will just place it here. RY is equal to summation of all forces in the Y direction. Okay. In the Y direction. Then, moving up, positive. O yun lang, basta sundan mo lang yun, hindi ka na mawawala. Okay? So, that's it. I repeat, kailangan ng working parallelogram and triangle.
So, I will take one more. One hour lang tayo dito. One more solution. So, ito. I don't know who's this. Ay, you don't know who is this one. So, sa comment ko na lang inilagay. So, kahit hindi nyo nasasabihin na sa comment nyo ilalagay, makikita at makikita ko yon. Okay? Pero siguraduhin na tama yung okay, yung time na pinag-upload. Otherwise, may mga deduction. Sorry for that, yung mga deduction. Ito naman yung isang solution. Ang problem is ito mismo yung solution. Ang problem is determine the U and V components, U and X components. Okay. Okay, balik ko na lang dito. Zero frame ko. Okay, so this now the solution. So as I made mention in this class, if I did not mention, because of the no meeting last meeting or last Monday, i-mention ko, but I made mention already in the assessment number 1. Okay, so you look at this. FB is equal to blah blah blah. So, ito mismo, letter A, number 2, beta, theta. So, determine yung FU, FB. Also, FU, FX yata yung letter B. Now, basta nag-put up ang equation, etong equation na ito, etong statement na ito, galing sa triangle. Ang tanong ko ay, where is the triangle? Wala. This is under question. But as of this moment, without the working triangle, kung nakuha nyo yan, halimbawa, nakuha yan, ang binigay ko lang is 6 points. Kapag nakuha, out of 10. 6 points yan. Okay? But next time, I will not entertain this solution without yung pinanggalingan. Okay, basya. Okay, so that's it. Is there any question you want to ask? Hello? Is there any question you want to ask. Papasok sa basic. Okay, wala naman ng nagtatanong. Hello, are you still there? Or am I mute? Whatsoever. May tanong kayo? Wala na po ako. Yes. Ano? Hello? Sino yun?
Wala. Are you still there? Yes, sir. Oh, may tanong, wala. Wala po, sir. Okay. Wala, sigurado, ah. So, everything, all solutions must come from the triangle, for the, and then from the figure. Okay? Except yung determine the resultant. Yung una, na determine the XU components, UV components, by parallelogram, hindi ka pwedeng di dadaan sa parallelogram. Okay? So, I repeat, as of this moment, so for the meantime, I consider the solution, pero hindi full. Next time around, without yung pinanggalingan, I will just give a minimum point of 2 out of 10. Siguro. Depende kung ano yung... Okay, so... May we just... review moment of effort. Kasi ito, it's a very sensitive, a very important. It's a very sensitive and it's very important in the succeeding topic. So I hope na naintindihan nyo na, naintindihan nyo na yung moment of effort. I hope na naintindihan nyo yung ginawa nyo, yung pinasa nyo sa assessment 2. Moment of effort. Okay? So, kuha tayo ng isang kopya sa assessment 2 na pinasa nyo. So, kuha tayo ng isang kopya or isang solution. And we will see. We will try to make a critic on this one. So again, this to review. Determine the moment. Okay. So ito. Oh, Diyos niyo. Naku, 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 naku. Nananoy. Tignan natin, ha? So the approach should be like this. Wala, baka makuha yung pangalan. Okay, ito. Ah, hindi naman nakuha. Ang tanong dito is, determine the moment of each force about point the question is determine for this problem the moment of each force about point A. Nasaan yung point A? Doon sa baba. May we look into the solution? Moment of FA. Ang tanong ko, ano ito? D squared.
5, the spirit of diagonal. Eh, ano ang mga ito? Kayo lang ang nakakaalam ito. Ano ang mga ito? D square, 5, the spirit of 2. Ito yung figure. Ewan ko kung may other figure pa dito. At tingnan ko nga. If we have other figure. So, may other figure pa. I will place it in the other slide. So that at any rate, you know, the thing which I do not want or which make the solution incomplete. Okay? See, the work of an engineering student should be readable. Wala. Work of an engineering student should be legible. Diagonal. D1 cosine whatever. Okay. So, I'll place it in the other side, other slide. Na nakikita, may nagpapa-admit yata. Wala naman. Nagpapa-admit. Mm-hmm. Ito na. Mag-aalas na yun. Okay. So, ayun ha. Ang tanong ko dito, hindi ko maintindihan. NF2 about the square root of 2 sine 5 meter. Oh, ano ito? Oh, hindi ko maintindihan. D. Nasaan ang D? Okay. Oh, wala. F2, 50. Okay. Wala akong maintindihan. I'm sorry, pero magulo itong solution. Hindi ko maintindihan. Okay. So, it should be done like this. I will be using this one. A part of this will be placed here. So I will just be considering F1 30. So gagawa lang ako ng ganyan na figure. Okay na sa okay na yan. Ito yung point A where this is 5 and then this is F1. So we'll just use 1 ha, 1 4. FA tayo. Now, I need F1 its distance to A. The line of action, ano ang distance niya from the force to point A. So, eto. So, yun na yung D. D1 na lang. So, MFA is M FA M of force A M of F1 it should be M of F1 with respect to A that should be kasi F1 later on MF another F na naman so I am very specific with the first force so this is now equal simply to F1 multiplied by D1. Ngayon, ano yung D? That's the problem. Ano ang D? So, this is this. Also, this is 30 degrees. Tama ba siya? Kasi parallelogram ito. Eh. So, therefore, ang D1, if you try to look into
ay ito yung D1. Yan. Plus, gagawa tayo ng triangle. It's either this one o di kaya ito. So, ito naman yung another dimension. So, ang D1 is the sum of this plus this. Yan. So, sine 30. 2 sine 30. Ayun na yung isang distance. While this one is 5 cosine 30. So, pagsamahin mo na yon, to this root of... Hindi ko maintindihan ito. Bakit 50 naman pala ito? Okay? So, ang D1 is 2 sine 30 plus 5 cosine 30. 5 cosine 30. Yun yung D1. Kung ano man ang value nito, whatever be its value, let's say 5 point something, 5 plus, sigurado yan. So, the moment of FA, moment of F1 with respect to A is now equal to 50, i-multiply mo na lang yung distance, whatever be the distance na yun. Ayun na siya, and its unit is kilonewton meter. And then of course, ang direction, very clear from the figure na ang direction niya ay paganyan. O, ganun lang. O, is there any question? Okay? O, ganun dapat. O, may tanong. Kasi etong mga writings dito... Wala, D2 minus D1. D2 minus D1. Eh, bakit mo i-subtract yung D2 to D1? Ah, D3 pala. D2 minus D3. From the dimension, you look at this, ha? Oh, sorry. Wala, wala na. Redo. Ayan. So, you look at this. Ang dy is d2 minus d3. Eh, ito yung dy mo. Ito naman yung d3 mo at saka dito. Oh. Ang pinopoint out ko, dapat maglagay ka ng kwan dito. Separator naman para ma-separate yung d3 at saka dito. Hindi maintindihan. I'm sorry to say this. Ha? D1 dito. Kaya pag-isipan nyo yan, ha? You try to review that. Okay. Now, we'll try to review this. What is the moment of F1 with respect to point A? Very clear, ha? Kahit hindi na natin i-separate ang figure ng F1 with a distance to point A. Kahit hindi na. Dito na tayo magtrabaho. So, tingnan natin. This component of F1, say vertical or Y, is equal to 250 cosine 30. Ito naman yung isang component. 200 sine 30. Yan yung isang component. Now, moment of a force is a force times distance. Yung distance na yan ay perpendicular distance. Sorry. Control Z. Moment of a force is force times distance. Etong distance na ito is a perpendicular distance. It is the smallest distance of the line of action of the force to the point to consider. Okay. We'll try to look into the theorem of Barynons.
sa theorem, ang sinasabi ay a force, ito na yung line of action, can be resolved into a point, into components of a force can be resolved on any point on the line of action of the force. So, ito yung line of action. So, yan yung force. So, ang component nito, pwedeng ilagay dito, say Fx, and then Fy. Pwede rin dito, Fx, Fy. So, ang sinasabi dyan, pwede rin dito, ay, if it can be resolved to any point on the on its line of action, of course, this force can be resolved to this one. Its effect will not change. Can also be resolved here. Its effect will not change. Okay? Ah, ganun siya. Ngayon, kung dadaan ang force sa point, line of action yung force sa point, wala siyang moment. So, in this case now, yung X or horizontal component, its line of action niya ito, dadaan doon sa point A. Ganun siya. So, therefore, the moment of F1 with respect to A, component 200 and also okay, so considering ganyan na positive, particularly if you use the summation later on, so dapat mag-incorporate kayo ng time convention. So this is now 200 cosine 30. Yan na yung force. Okay? Component ang gamitin. Kung gamitin ang component, huwag gamitin ang force. Kung ang force ang gamitin, huwag gamitin yung component. Ito na yung distance. Okay? Ayan. Now, this is using the components. Using components. Okay? Paano naman kung I will use the force to 50 Newton force. Okay. Ito, using the components of 250 pala, sorry, this should be 250 din. 250. 250 yan, ha? Nagmukhang 250 ito. Nagmukhang... Okay. That's it. Okay, so i-accept ko lang ito, pero less na kasi ito. Sagutin ko lang ito. Okay, isa lang ha, isa lang ang gagawin natin. So using now the 250 Newton force, I will copy the formula lang. Ilagay ko dito sa frame nito. I am going to project this. So, ito yung line of action niya. Now, this the line of action of the 250 Newton force. Ito yung line of action. So, kunin ko na ngayon yung smallest distance. Ito yung perpendicular distance.
So, maka-create tayo ng tama ba? Ito na, ito na yung D. First 30 degrees, ito na yung D1. Ito na yung 30 degrees. So, from the triangle, makikita mo na triangle, ganyan yung triangle. Oh, ganyan yung triangle. Wherein this is 2, this is the D, ito yung 30 degrees. So, ang D1 ngayon is equal to, by applying cosine function, D1 is equal to 2 cosine 30 degrees. Okay, so ito na yung distance. So, moment is equal to force times distance. Kanina, ang ginamit is components. Ah, ngayon, force ang gagamitin. It's the 250. So, substituting it, the moment of F1 with respect to A, ayan, is now equal to 250. Ayan yung force. Yung distance niya is 2 cosine 30 degrees. O, ganyan lang. Ha? O, ganyan lang. 250, 2 cosine 30 degrees. Yung kanina, kasi nag-ano tayo dito, components ang ginamit. This is 250 cosine 30 degrees. Yung kanina, moment of F1 with respect to point A is F1, 250 cosine 30. Then, i-multiply na ito. So, components ito, ito na yung force na ginamit. And then, distance. So, you look at the two. Pareho. Okay? You may use the component or you may use the total force. Okay? Components or total force. Ngayon, yung moment ng B, similar, may ano tayo dito kanina, pabalikan ko na lang yun. Kung puntahan naman natin yung point B, the move using the component, mas madali na kung component ang gamitin in this case. So instead na i-project mo ito, project mo ganon, okay. Bale, the moment of F1 with respect to B ngayon. I will use components kasi mas madali ito. Components ang gagamitin. Okay? So, eto, paganon. So, I will be using this as my sign convention kasi dalawang components ang i-consider. Yung kanina, yung 250, this is 250. Yung 250 is 250 sin 30. Ngayon, hindi na siya dadaan. So, ito na yung line of action. So, ito din ang distance niya, which is equal to 4. So, if I'm going to follow this, then 250 sin 30 multiply it by 4, 30. Components, or it is the force, distance. What about the other? I-project natin ito, ganyan. So, ito na yung distance. So, ibig sabihin, yung distance na ito ay pareho dito. So, minus 250 cosine 30 multiply it by 3. So, whatever with the result, kilo Newton meter, and whatever with the result, for example, nagiging result negative. So, ibig sabihin, yung negative na yan ay counterclockwise. So, sigurado negative ito. Okay? Okay, so that's it. Will I have the resultant? Oh, is there any question you want to ask? May tanong? May tanong?
Wala naman. Oh, so kung wala, ayun lang go to. Component. Napalit ba yun? Wala, na-i-close. Eh, yung couples naman, the effect of a couple on any point on the same plane, pareho. Okay. I hope na binasa nyo na ito. We'll go to resultant of, pwede na saan na yung resultant of ng comparing. Hindi na-upload. Resultant of parallel force. Resultant of parallel and non-concurrent force. Okay. So, yung parallel naman, okay, yung resultant of parallel forces, all what to do is you sum up forces vertical. Okay? So, sum up forces vertical, and then whatever be the prevailing, halimbawa pataas, going up, going down. So, iisang direction lang naman yan. So, isum up mo forces vertical, halimbawa if you have let's say going up as positive and then going down as negative, so isum up mo yon, R is equal to summation forces in the vertical direction, and then kung mag negative, so ibig sabihin going down, kung mag positive ibig sabihin going up. What makes the difference is you need to know the distance of the resultant. Okay. So, just to explain this one, we'll take one example. So, I will be using the whiteboard na naman. Gaya nito.
Sorry. I should be parallel. So anyway, madali lang naman yon. So, it simply be that nawawala yung channel ko. For parallel forces. So, the resultant is simply equal to, so depende kung anong gagamitin na naman, it may be FR or R. So, summation forces. So, kung ang direction is y direction, and then vertical, you adapt this as design convention. Example, if we have, I hope you will cooperate. So, if we have a straight line here, and then my force dito na 10, my force dito, so it should be parallel 15, and then my force na naman dito na 12, or whatsoever, say 1 meter, 2 meters, 2 meters, for example. Okay, so ang R is simply be, let's say this is 3 meters. Okay. So, ang R is simply be equal to summation forces vertical. O, di kaya Y. So, this is now equal to minus 10 plus 15 minus 12. Okay. So, negative 7. Kung Newton ito, so, di Newton. So, ngayon, ang pagkakaiba lang, ito yung magnitude. What about the location? So, kailangan ng location. So, the location is simply the moment of the component. Ito yung moment of component. Must be equal to moment of the force. Okay, of the resultant. Yung resultant, ito yung composition niya, 10, 15, 12. Ang resultant ngayon ay negative 7, which means going down. So, kung i-plot natin, nandito siya. O, ganyan. So, let's say R. Pero, ang additional computation is, ano ang location ng R with respect to a point? Ano ang B? Ayun lang. So, it simply be the moment of the component must be equal to the moment of R. O di kaya baliktad. Moment of R must be equal to the moment of the component. Moment of component. So, meaning, I'm going to compute muna yung moment of the different forces with respect to A. Summation of all forces multiplied by B. So, depende kung anong nagamit doon sa module, ha. So, I will be utilizing this as the sign convention. So, yung 10, it creates clockwise. So, 10 times 1. Ganun siya. Tapos, yung 15 counterclockwise times 3. And then, yung 12 plus 12 multiply it by 5. So, whatever be the result, 45, 60, 70, 25. Newton meter clockwise. Okay. So, ngayon, yung D magde-decide. I-check ko lang. I-check din. So, 12 by 5 minus 15 by 3 plus 10 equals 25. Okay. 25 Newton. Ngayon.
clockwise. So, tama ba itong location ng FR? Kasi itong FR is clockwise din. So, kung hindi, kung halimbawa ito is counterclockwise, dapat dito siya, somewhere here. Pwede rin doon. Okay. So, ito yung basehan, the moment of the component must be equal to the moment of the resultant. So, ibig sabihin ngayon, moment at B, moment at A, is also equal to force times D, or resultant multiplied by D. So, 25 will now be equal to the resultant na 7 multiply it by D. So, D now is equal to 3 point something. Okay? Say meter, kung meter siya. Kung meter ito, di meter. Ayun. So, sa parallel forces, get to the magnitude. Ito yung magnitude. And then, yung direction, ito yung magnitude, ha? Yan ang magnitude. Ito yung direction. Okay? Yun yung direction. Also, ito naman ang location. Okay. Location. Paano natin malaman ang location? So, from the diagram, very clear. Very clear na inilagay ko yung diagram ko na MD. Kung wala ito, wala yung diagram, eh paano ko malalaman ang tamang location niya? O, ganun siya. So, you need the magnitude. You need the direction, magnitude direction, na madali lang naman yan. Ito yung medyo challenge. Pag-determine ng D. Oh, is there any question? Similarly, okay, so, bakit may equivalent system? So, this is now, okay, I will put an equivalent system here. This now equivalent to, so makikita naman dito, kaya lang, nandito na yung R with a distance of something which is equal to 3 point something from point A. The effect of this one, single force na system, is the same as this three forces on this system. Pareho lang yon. Okay? Next. Oh, by the way, quiz na naman bukas, ha? I'll give the next quiz tomorrow. Okay, so clear ko muna ito. Kung current. Ay, sorry. Will not have been non-concurrent. Okay. So, if we have different non-concurrent, anyway, nasa module naman yun. So, let's say A. May ganyan. Say P1. Or KC niya. And then may P2, etc. Theta 2. And then etc. Okay. P3. Theta 3. Okay. And then may mga location naman ito, ha. May mga location. Ito may location, may location. Or in a different system. Okay. So, to get the resultant, we started with similar to concurrent. So, Rx muna is equal to summation forces horizontal or x direction. Ry, summation forces in the y direction. Following the sign convention. Following sign convention, paganyan, kung paganyan naman ito positive. And then, we will get now the R, square root of so and so. Rx square plus ry. So, you know this already. You need also direction. Yes. Arctangent of ry over rx. Now, ito concurrent ito. Pareho doon sa concurrent.
Ang additional lang ay na naman ay yung location. Okay? Ay yung location. Paano kukunin yung location? The moment about a certain point, about any point here, yung point O is any point, is equal to R multiplied by N. What I'm trying to point out now, if this is now the resultant, kung ito yung resultant, kung ito ah, ano itong distance? Ano yung limit? Ah, yan lang yung gusto kong i-lecture ngayon. Yung papaano kukunin ang B. O di kaya, ano ito? Point of intersection of this resultant R to this line. Ano ito? From this point to this. Let's say, x-intercept. Paano kukunin yan? Okay. So, we'll take an example of the module. So again, it boils down in the moment as a force. Determine the resultant force of the momentum current. Ayun, medyo wala, yun yung example. Wala. Ayun pa na lang ang kunin natin. Anyway, madali lang naman basahin yung nasa module. Tama ba ako? Different example na lang. Okay, let's have this example. Ang problem dito is determine the resultant force and its x and y intercept. And its x and y intercept. Ito na lang. Sandali lang. Wala. Wait a minute, ha? May announcement. Kindly check an assigned code in your program. Mamaya na yun. This is the problem from the module. Determine the resultant. I will not focus on the determination of the magnitude and location of the resultant. I will focus on the moment. Pero we need to ready. In your paper, dapat
kalahati lang. Halimbawa, ito yung limit ng papel na, papel ko. Kalahati lang, dapat ang you work with one kalahati and then lengthwise and then another kalahati lengthwise. Always start from the left. Dito na tayo. Solution. So just to elaborate, ano ba yung unknown dito? So ang unknown is determine the magnitude, rotation, direction, x and y intercept. Okay, x and y intercept of the resultant of this force system. So just to cut it briefly, I will get first Rx. This is the summation of all forces in the x direction. So I will start with this. So I will not draw anymore the component. So this is now equal to negative 240 sine 30 degrees. You can do it like this. And then, summation ito. Kapag sabay-sabayin ko na. And then, 1 over the square root of 2. 1 over the square root of 2. Of 141.4. Tapos ko na ito. And then, punta na ako dito. Plus 300 sin 60. Be careful kung ano ang gagamitin, sin 60 or cosine 60. And then ito yung boundary ko, ha. So, hindi na ako magsulat dito para magandang tignan ang solution. Plus 12 over 13 horizontal hypotenuse of 200. So, whatever is the answer, so, ilagay ko na dito, Rx is, oh, whatever is the answer. Nandiyan naman sa module, ha? Next. Summation forces in the y direction is equal to, Ry is equal to summation forces in the y direction. So, ito yung sign convention ko, going up as positive, going down as negative. Dito naman, going in this direction is positive. Alam nyo na yun, ha? Just to reiterate, going in this direction is positive. Hindi, dito ako kasi naka-klase ako. So, naka-klase ako. Again with this, may pasang ako. 240 cosine 30 degrees. Yeah. Puro pataas, and then hindi, pataas ito, plus 1 over the square root of 2 by 141.4, may plus ito, plus din ito, minus, and then plus minus 300 cosine 60, and then ito naman pataas, plus 5 vertical over hypotenuse 13 by 20. Okay, so ganun siya. So whatever be the answer. And then after that, makuha mo na yung magnitude, square root of Rx, i-substitute. So learn how to substitute, ha? So substitute na, makuha na yan. Okay. And then location. From this, makikita mo kung to the left, to the right, going down, going up, etc. Okay? So, next now is, I mean, just look into the module. Ano ba naman yung so R is 544.68. So ang Rx niya is 479.79. Positive siya. So whatever with the unit.
Okay, so going to the right. While yung RY is upward naman. So, right and then upward. 257.53 ba yung sinabi ko? Newton, positive. Positive ang resultado. So, i-plot mo siya. O, ganyan. So, ito yung RX, ito yung RY. So, therefore, ito yung pinaka resultant. So, RX, RY, and then theta. So, pag-anon siya. So, ibig sabihin, malamang na dito dadaan yung R na yan, malamang na dito, or anywhere. Makikita natin kung saan siya dadaan mamaya. Malamang na dito, malamang na dadaan doon. Dito sa point O, malamang na ganito. Depende, ha? Makikita rin natin kung dito dadaan, o di kaya dito, pero it must give the same direction. What I mean, direction there is rotation. Okay? So, makuha mo na yung magnitude, refer to the module. I will now proceed to the computation of the module. So, dito, hindi na isa. So, continuation with the solution. Now, I will get moment at O. I will get moment at O. So, this now equal to summation of all forces multiplied by B. But this case, in here, I'm going to consider components. Kasi mas madali yung components. Kaysa yung mag-compute ka, lumbawa ito yung line of action. Ano ito yung listag? Kaya ang hirap yun. Very fast, ang component, ito yung component, ano ang distance nito with respect to point O? Ito lang. Okay, 1 meter per dimension of the small square. Okay. Moment of the different forces now with respect to point O. Consider 240, dumaan sa point O. Wala siya. Zero, ha? Zero. Yung unang force, zero. So, later on, huwag nyo lang isulat yung moment niya na zero. So, demonstration lang ito. Okay. I will now consider this. I will plot yung component. Ito yung 1 over the square root of 2 of 141.4. You may be silent about this result. Pwedeng silent na kayo dyan. Ito naman ay 141.4 1 over 0.2. So, dito muna tayo. Yung Y component, as I resolve it here, so nag-resolve ako dito, ah. Dito ako nag-resolve. Ang the line of action of this component of this core will pass through point O. So, wala siyang moment. Ito, ang line of action niya, ito. And this point is 3. And it will contribute positive moment. So, I will consider only 1 over the square root of 2 of 141. Unfortunately, for the beginning kasi ito eh. Multiply it by 5. Repeat. Ito wala siyang moment. Itong force na ito, wala siyang moment about it. So, ito lang. Nagkataon na pareho kasi sila. Ganyan siya. So, okay na ako dito. Punta ako dito. So again, yung pag-drawing ng component, you may be silent about it. This is 300 times 60. While this component
Okay. Ayan. Ito yung parallelogram. Is 300 cosine 60. Ito kahit hindi nyo na isulat ito, for purposes of illustration lang. Horizontal muna tayo. So, ito yung horizontal force. Ang line of action niya yan, dadaan. Ito, ito yung line of action. And the distance of this line of action, ito, about point O is 1, 2, 3, 4. So, clockwise. 300 times 60 multiply it by 4. We'll consider the other component. Ito. Okay. Ito yung line of action. The same clockwise. Pero kalahati. So, ganito yung kalahati ng papel natin. Dito ko na isulat. Plus 300 cosine 60 multiplied by 1, 2, 3, 4. 4. Tapos na ba dito? Next. Last 4. Ito. So, this component is 12 over 13 of 260. Ito naman ay 5 over 13 of 260. Yan ang mga components, ha? Again, yung component, yung isusulat nyo dito, huwag nyo nang gawin. So, just write. Alam ko na yun. Unless otherwise, you are required to draw the components or illustrate the components. So, ito yung mga illustration. Very clear, ha? Kung bubuo ka ng parallelogram, yan ang mabubuo na parallelogram. Ganon din dito. Ito yung mabubuo. Ay, wala pa lang component. Ay, mabubuo. So, yung 260 na tayo. Horizontal muna. The horizontal component, ito yung line of action. Ito yung distance 1. So, clockwise. About point O. So, 12 over 13 times 260. Ay, yun ang component. Ang distance 1. Hindi ito. It's not this distance. Okay. Vertical component. So, yung vertical component, gaganon. So, sulatan ko lang ito. Gumanon siya. Yung vertical component. Iikutan niya ito in the counterclockwise. So, minus niya. 5 over 13 260 times 260 multiplied by ano ang distance? Ito yung line of action. The distance is from this point to this point. 1, 2, 3, 4. O, ganun lang. So that the moment at O will now be equal to, kung negative, hindi na lang sa model. Kung negative, o di negative. Kung positive, o di positive. O, ganun lang siya. So, moment at O is negative 1779.88. So, negative 1779.88 newton meter, and it is counterclockwise. So, counterclockwise siya. Naintindihan. Is there any question about this? May tanong? Hello? Oh, mag-uni kayo. Oh, may tanong kayo. Wala po, sir.
Sigurado kayo. Quiz natin bukas na naman. Last one hour. Third year pa lang po ako. Ayan eh. Na ang tamang. Sino yung nagsasalita? Hindi ko kasi makita sa screen. Yung nasa module po. Ah. Yung nasa module po kasi sir is baliktad po yung sign. Ano ang nasa module? Baliktad lang sa... Ah, yun. Ito, ang ginamit nila. Baliktad po kasi yung nasa sign, yung sign din sa module, sir. Ah, oo nga pala. Ginamit kasi ni Konico pala, ni Paitel. Okay lang. Ang ito, yata, recommendation value. Baliktad ang sign. Sa negative, so ibig sabihin, hindi ito yung direction. It should be, kasi ang ginamit niya, so dapat ang lalabas sa atin dito, so pag-check na lang. Dapat positive. Tama ba? You are me. Hello. Hello. Parang yan po, sir. Parang yan, very good. Ito yata yung pinakamataas sa okay. Ah, tama. Kasi ang ginamit sa module pala, sa, hindi ko pala nasabi yun. Yung counterclockwise, positive. Kaya makikita mo, 2141.4, ito negative siya, di ba? Mas parang yan. Hello? Negative ito, kasi ito yung ginamit niya. Negative ito, it does not matter anyway. Negative din ito, positive. Ang lumalabas, negative. Pero, ang conclusion niya, clockwise. Okay, very good. Ito, sign convention yan ito. Sign convention ito. It is student choice. Ang baga, ang designer choice. Okay? Okay na yan. Nasa clockwise pala. Positive ang sagot dito. Using this solution, it is positive dito. Walang sign. Positive dito. Okay? Yung calculation ko. Kaya lang yung medyo nag-round off pala yun. 141.4 by 3 divided by the square root of 2. Plus 1.4 by 3 divided by the square root of 2. Plus 300. Plus 17.79.19 dapat sana. Ayun ay malapit lang naman. Depende yung 0.19 dapat. Konti lang naman yun. Okay? So, that's it. Ngayon, gagawa na tayo ng system. Gayain lang ito. I hope you know how to do that one. I-control break ko lang. Tapos, punin ko yung system. Dito na. Of course, you can not do this in quantum. Okay, lagay ko na lang sa kabila. Kasi magulong. Ayan. Okay. So, okay, ito na.
clockwise yung resultant. Ang angle of inclination, yung ano yung angle of inclination with respect to the horizontal, 28, so it's almost 30. Angle of inclination with respect to the horizontal is 28. Okay? Ano po ha? Angle of inclination with respect to the horizontal is 28. Point something. Ito ah. So babalik tayo. Ito is 28 point something. 28 point something. Hindi naman nandiyan naman sa module yung value. Clockwise siya. So ngayon, pag ganito yung direction niya, pag ganyan. Ang tanong ko is, nandiyan pala sa module na ano, hindi pwede. Saan ngayon ilalagay? Above point O or below point O para magkaroon ng clockwise moment about point oh, di siyempre dito. Dito natin ilalagay. Okay? Somewhere here. So, ito na ngayon yung pinaka-resultant. Ito. Yan. Ito yung pinaka-resultant. With certain angle. So, ito na yung angle. Ito is equal to 28.something. Paganyan, para clockwise. Kung dito kasi, dito natin ilalagay, counterclockwise ang motion niya or moment niya about point O. Ganun siya. Sa ito yung appropriate ito na yung ang tanong is ano yung x component ay x intercept of this resultant tama ba yung tanong? Check natin. Determine the resultant force in the resultant force extension and its x and y intercept. X and y intercept. So, ang x and y intercept, i-plot na natin ngayon, ito yung x intercept. XI. O, di kaya, kahit anong ilagay mo dyan, pwedeng A, and then ito naman, ito, dito ko nalang ilagay. Ayan. Ito yung D. O, di kaya, YI. Or YI. Isa lang ang gagamitin. Isa lang ang gagamitin. Kahit ano, basta levelan mo. Huwag lang kayong gagamit ng O. Otherwise, babasahin ko ito ng zero. Huwag lang gagamit ng letter O. Okay? So, ano ko ha? So, balik ganito. So, to make it clear. So, to make it clear, i-plot lang natin na ganito. Yan. Yan yung X. Ito yung Y natin. Y. And then X. Yan, i-plot natin yung resultant. Resultant. So, ito yung D ko. XI, YI. Ito yung D. Okay. So, ganun lang. Ha? Kailangan ko ito. Ito, itong mga dimension na ganyan. Hindi lang, compute mo yung A, bla bla bla. Hindi lang ganun. Okay. Sa
Ibig sabihin dito, ito, from here to here is A, from here to here is B. So, sabi natin kanina, the moment of F is equal to the moment of R. So, pwede kong i-resolve dito ang RF. Dito ang RY. Pwede kong i-resolve dito ang RX. Dito ang RY. Para sa ganun, if I'm going to compute for the x-intercept, okay? Ang gagamitin ko is 4 times distance. Hindi tayo lalayo dito. So, ang moment ngayon, 1779.18 na clockwise. 1779.18 will now be equal to, kung x-intercept ang gagamitin ko, ito siya, A. Okay? I will be using Y. RY, whatever be the value of RY, multiply it by A. Oh, ganun siya. Sa makuha mo na yung A dyan, with the value of RY. Okay? Kung Y-intercept ang gagamitin ko, Y-intercept, yun yung B. Okay. I will be using mag-moment ako dito, which is 1779.18 is now equal to RX multiply it by B. So, I repeat, ha? From there, makuha mo na yung B. Whatever its value. So, ganun siya. So, ni-resolve ko yung resultant dito for the determination of A. Yung RX dadaan sa point O. Yung RY, yun lang ang may moment. Sa RY by A. In the y-intercept, ni-resolve ko dito. RX lang ang may moment. Kasi yung RY dadaan sa point O. Oh, ganun lang yun. Oh, do you have any question? Hello? So again, moment ang pinaka-importante dyan. Ano ba yung ginawa ng German dito? Kali, ako ang gumawa dito din. So, bakit ba sa baba? Ay. Ay, yung number 1 ko yung nagkita ko. Nasa baba naman yung number 1. Oh, ayan, A and B. RB multiplied by X equal to. So, ito, galing sa mas kalino ito. Okay? Lahat ng problem yata ng mechanics nasa mas kalino. Kaya hindi na kami kukuha ng mga problems na hindi sa exam. Okay. May tanong? Oh, may 15 minutes pa. Oh, wala nang break. Mamaya na tayo ng break. Hello? Hello? Oh, wala nang tanong. Sir, tanong ko lang. Oh, yun na. Ayun na. Gustong-gusto ko. Yes, tungkol sa... Tungkol sa answering quiz bukas, sir. Ha? Saan na? Tungkol saan na? Hello? Yung quiz po. Yung? Hello, hindi ko naintindihan. Yung quiz po, sir. Quiz lang. Bukas. Eto, hanggang dito. Apo, sir. Chapi-chapi pa, chapi-chapi. I-isolas mo na lang dito sa kwan, i-chat mo na lang. Kung... Ang quiz bukas ay yung resultant of non-concurrent forces, parallel.
Eh, yung moment of force, sir, lalabas sa bubukas. Ayun na. Ito yung pag-determine ng X and Y intercept. Moment of force na ito. Sige, pag-ibot. This is already a moment of force. Lahat ang gagawin natin sa mechanic ay moment of force na beginning today. Ha? Moment of effort. Dadaan at dadaan tayo dito sa moment of effort. Okay. Resultant of parallel. Ayun na. Yung parallel forces, may mga uniform load, mga ganyan. Sa i-demo natin. Yung mga uniform load, kasi I will be uploading your next assessment mamaya. Yung mga ganito, may ganito ba? Later on ito, ha? Pag-ibigin. Yung mga ganyan na rectangular line. Okay, rectangle, ha? So, let's say, rectangle ito, ha? With a length L, with an intensity W. Yung pinaka-total load, nandito. Ayan. Yung pinaka-R. Which is equal to the area of the rectangle. Okay. Location niya, L over 2. Ayan. Triangular, kung L ito, ang intensity nito is W. Nandito naman yung pinaka-resultant load, pinaka-total load. So, ang pinaka-resultant is equal to the area of the triangle. Ang location niya from point from the base of the triangle, L over 3. So, ito yung L. Ito yung ito yung L. Hanggang dito. So, ibig sabihin, from here to here, is total. Ayun, yung bibigay ko mamaya, triangle, trapezoidal. Kung trapezoidal loading naman, halimbawa, makakita kayo ng trapezoidal loading na ganito, all what to do is, kung L yan, subdivide it into rectangle, and then triangle, para i-combine mo itong dalawa. So, bale, may isang resultant dito. Kung W ito, tapos ito, is, kung W ba yan, W ito, from here to here, is W. W2. So, ito is, W2 minus W1. O, ganun siya. So, may resultant 1 ka, may resultant 2. Ang resultant 1 is equal to R1 L. Sorry. W1 L. Resultant 2 W2 minus W1. Just the area of the triangle and rectangle. So, ito, W2 minus W1, 1/2 pala. O, oh, ganun lang. And then, location, of course, is, ito is L over 3. And then, of course, ito is L over 3. O, ganun lang. Ha? Ah, kung may... Hindi naman ako mabibigay-bigay nito. And then, ito is y is equal to a constant xn, something like that. Okay? Kung hindi naman ako mabibigay-bigay dito. L yan, tapos ito is intensity W. Kunin lang ang area. Kung may ganyan. So, ano ba yung area? 1 over n plus 1. Parang ganun. 1 over n plus 1 L W. Something like that. And then, ang location is, huwag niyo muna intindihin yan. Okay, so, may 10 minutes pa. Do you have more questions?
ako po. Yeah. Identify yourself kasi hindi mo magkita sa... Sir Danda po eh. Ah, siya. Sanya. Sige. Sanaya po. Sanaya kaya. Sir, doon po kasi sa couple moment din sa assessment po namin, medyo nalito po kasi ako doon. Pwede po pa-explain po ng kanti. Kupon. Yung solution lang po. Anong kupon? Kupon moment po doon sa ano, sir? Sa assessment po, po namin ng letter din. Anong number? Anong number? Eh, item 1 po, po sa ano, sir. Assessment po namin, sir. Ayun na, eh, yung item 1 mo, malamang na hindi yun, yun ang item 1 ng iba. Kasi narambol yun. Dalawa lang naman yata yun. Kung pare. Eh, yung ano. Sabihin mo na lang yung... Tignan ko nga kung ano yung sinasabi mo. Yung tungkol lang din po sa moment, sir. Assessment 2 po. Assessment 2. Okay. Nagkali tayo. Magandang mag-aaral ng laptop ng assessment 2. Ay, ito sila ka. Yung tungkol sa moment. Opo, sir. O, dalawang figure lang naman ito. Determine the magnitude and direction. A moment of a force in figures yun. Determine the moment of a force in its... moment of its force about point A. Ito? Yung doon ba sa is the first system acting on the frame by resultant force and copper moment, sir. Yung copper moment. Sige. Okay. So, I will capture this. May klase kayo mamaya. Hello? Hello? Do you have a class at 11? Ay, at 10. Meron, di ba? Nansin, sir. Grabe kayo. Kasi nakakaya kung mag-over time time. Ah, ito. Okay. So, replace. In the moment. Okay. Ang tanong ko is, ano yung nakuha mong moment? Behavior copy. So, roughly. Ito ba yun? Hello? 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 Yes, sir. Yes, sir. Ayan. Yung letter D po. Okay. So, replace. Without any pun, ha? So, halimbawa, kasi i-re-replace mo ito. By a force and a moment at A, hindi ito yung A. So, ibig sabihin, with this one, gagawa tayo ng ibang kwan. So, this is now equivalent to, gayain lang natin yan. And then, ganyan. So, this is now equivalent to this. Pero yung magmukhang ganito naman, ay hindi. Yung iba ganyan naman, oh. Ewan ko ba parang ganyan, kumpukumpurno. Ayan. So, ano yung resultant? Kunyari, yung resultant is, I'll just place a value of 250. Kunyari lang ito, ha? And then, ang theta x mo, with respect to 250, napaganoon, ha? Kunyari lang, Miss Sanaya, ano yung rx mo, ry? Theta. So, kunyari, ito 20, ito is 16. Ito is, whatever, 12. Kunyari lang yan, ha? 12, 16, 12.
So, kung ganyan ang direction, hindi i-replace mo na. Ilagay-lagay ko yung pinaka-reference mo. Ayan na yung R. And then, dapat may direction din. Ito na yung direction. Tapos, may na-compute kang moment at A. Kanyari, 20 kN meter. Bakit 25 naman para magkaiba yung malinda. 25 kN, tapos clockwise. Ilagay mo dito yung moment. Moment of A. O, di kaya. So, ilagay mo yung angle. Halimbawa is 51 degrees. Ito, 20, 20. Ito na yung equivalent. Ito na yung replacement. O di kaya, instead na moment A, C ang ginamit mo, okay lang. Ayan na yung replacement. Hindi na kailangan ng mga 5. Pero, ayan. Kasi makikita ko naman dito sa given. Am I clear, Miss Sanaya? Yes, yes, sir. Okay na, sa replacement. Parang kan din ito, parang determine the resultant. Pero, ito kasi, kapag ang nakuha mo ay 25 na kilonewton meter and you are going to create the correct location of the resultant, kung ganyan, dito dapat papasok yung R. Yun yung R. Ito yung theta. Kasi clockwise ang lumalabas na moment. Kung dito natin papasukin, kasi upward to the right eh. Kung dito natin papasukin, mag-recreate siya ng kung dito. Kung dito natin papasukin, halimbawa, kung dito natin papasukin, counterclockwise ang moment niya about 20. O, ganun siya. So, ang pagkaiba lang sa resultant of concurrent ay non-concurrent ay ito replacement by a single force and a coupled moment at point A. Ito yung equivalent sa system. Okay? Ililipat mo yung R dito sa point A. Point A dito. Yung kaninang discussion natin na resultant of non-concurrent forces, hindi natin ililipat. Okay? Pero, kukunin natin yung horizontal intercept, kung may vertical intercept tayo dito, o ganun siya. O di kaya, what is the distance of R with respect to point A? D. So, it's either intercept ang tatanungin ko or the distance of the force R to point A. So, moment is, kung alam mo yung moment, RD lang. Kung alam mo yung moment, 20 multiplied by D. Ganun lang kasimple. Pero dadaan kayo dito. Ito yung gusto kong pag-aralan yung mabuti. Ha? So, ito. Yung pagkuha ng moment. Okay. Paano naman kung dito? Okay. Are you still there? Hello? Yes, sir. Yes. Oh, yeah. May tanong ka? Kung wala na, may ideas sa... Kung wala na, wala nang tanong, then let's dismiss na. Okay, so kung wala nang tanong...